Malaki ang naging papel ng Filipino-Canadian swimmer na si Kyla Sanchez sa pagkapanalo ng kauna-unahang medalya ng Canada sa 2020 Tokyo Olympics. Siya ang lead-off swimmer sa isang freestyle relay event kung saan nanalo ng silver medal ang Canada. Sa Scarborough, Ontario, tuwang-tuwa naman ang pamilya ni Kyla sa ipinakita niyang gilas sa kauna-unahan niyang Olympics. It's a lot of sacrifice, but at least it pays off now. Like, my parents told me how long it took for her to, like, get into the Olympics, and it was, like, really long. 15 years. And I'm really proud. Nakamit niya na yung pinaka-goal niya, which is to go to the Olympics. Parehong hindi marunong lumangoy ang mga magulang ni Kyla, kaya pinag-aral nila ito ng swimming sa murang edad. Hindi nila inakalang kayang pagsabayan ni Kyla ang sport na ito at ang kanyang pag-aaral. At one point, she had to practice 9 times a week. When she was like 11 or 12 years old, said it herself that, you know what, mom? If I quit now, I'm gonna be a loser. I'm not. I'm gonna pursue this. Masaya man ang kanyang mga magulang na nakamit niya ang kanyang pangarap na makasali sa Olympics, nabahala pa rin sila sa ilang mga reaksyon sa social media. Opinyon ng ilang netizens, bakit daw hindi sa Team Philippines nag-compete si Kyla? Personally, I want her to represent Philippines. But hindi kasi ganun padali. May mga federasyon yan, may mga set of rules to follow. Ayon sa pamilya Sanchez, babalik muna si Kyla sa Canada pagkatapos ng Olympics bago tumaloy sa International Swimming League sa Italy. Umaasa silang makabisita silang lahat sa Pilipinas ngayong taon bago pumasok ng university si Kyla sa Enero. Christine Santos, ABS-CBN News, Toronto.